presyo ng ilang gulay Tagalog sa pamilihan ng Agoncillo, Batangas, tumaas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Sa pamilihang bayan ng Agoncillo, halos naging normal na raw sa mga mamimili maging sa mga nagtitinda ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin, lalo na ng pulang sibuyas. Ang nooy 80 to 100 pesos na puhunan sa pulang sibuyas, ngayon pumapalo na sa 270 to 300 pesos ang kada kilo nito na minsan halos wala nang tubuin ang mga nagtitinda. Sanay na rin po ang tao na nabili. Alam na nila na nung tumaas, ay di sanay na rin sila na hindi na rin sila nagre-reklamo, alam na tumaas ang bilihin. Ang ilang negosyante apektado na rin sa patuloy na paglobo ng presyo ng pulang sibuyas. Kung dati raw, unli sibuyas ang mga customers sa kainang ito, ngayon, tansyado na ang inihahain sa mga parokyano. Para medyo makatipid-tipid, 300 ho ang kilo ng sibuyas, 300. Tapos yung sili, 400 niyata, 500 niyata dito. Umaasa naman si Roger na bababa pa ang presyo ng mga rekadong ginagamit niya sa kainan para kahit papaano ay hindi naman raw masakit sa bulsa. Siguro after ng December, ibabalik ko na ulit dito. Ilalagay ko na dahil mura na eh. Ay ngayon mahal pa, talagang hindi ako makapaglaki. Maliban sa sibuyas, hindi na rin maawat ang pagtaas ng presyo ng siling labuyo at siling pansigang. Samantala, bahagya namang bumaba ang presyo ng baboy na dating 320 to 340 ang kada kilo, ngayon ay 290 na lamang per kilo. Malaking tulong daw ito para sa tinderang si Neneth, pati na rin sa kanyang mga suki. Ayos din po sa amin dahil hindi naman po kami masyado nagtataas din sa kanila dahil kawaawa din po ang mga kanilang pamilya. Tama din pong bumaba ng konti ang presyo. Bumaba ng konti. 290 yata ang regular kasi kung bumili ako sa kanya, maramihan. Samantala, tumaas naman ang 30 pesos ang whole dress chicken na dating 190 per kilo, 220 pesos na ngayon. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.